So bago ko man simulan ang video na to, ay nais ko lang pong magbigay ng payo doon sa mga bagong YouTuber na sana ay matuto tayong rumispeto at matuto tayong mag-unawa at matuto tayong maghintay sa mga katransaksyon natin para magiging isang ganap tayo na YouTuber. Huwag tayong magmamadali. Lahat ng bagay ay nadadaan sa magandang paraan at hindi nadadaan sa mabilisan. Kaya sana, ikaw, kung baguhan ka man, please magiging patient ka at sundin mo ang mga payo. Thank you and see you. Hi guys, it's me, Kolot again. Welcome back to our channel. So for today's videos guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa vlog. Okay, ano nga ba ang vlog? Bakit nga ba ako nag-vlog? Anong meron sa vlog? So lahat ng yan ay sasagutin ko. At sana ay panoorin mong buo ang video na to. Ito na nga, sasagutin na natin yung tanong na bakit nga ba ako nag-vlog? Unang-una, nag-vlog po ako dahil may tiwala ako sa sarili ko na kaya kong gawin siya. At kaya kong makabuo ng content na alam kong may makukuha na naman kayong kaalaman sa mga videos ko. Lalong-lalo na, nag-vlog ako dahil malaking tulong siya sa pagdating sa mga paglabas ng emosyon, sa paglabas ng mga hinanakit, or talagang nakakatulong siya na ma-relieve mo yung mabigat na nararamdaman mo. At least sa pamamagitan ng pagbibideo, ay nakakatulong siya sa paraan na alam mo marami ka din na inspired. At marami din ang nakakakuha ng inspirasyon. At lalong-lalo na din, nag-vlog din ako dahil kapag ginagawa ko ang isang content, at nabuo ko na siya, sobrang saya sa pakiramdam na pagkatapos panoorin nito na kahit hindi man lahat or may dalawa or tatlo na na-inspired ko nito ay alam kong nakatulong na naman ako sa kanila. So kaya kung ikaw ay nagustuhan mo yung video ko, pakishare naman para makita ko na talagang nagustuhan mo at pinanood mo ng buo yung video. Ano nga ba ang vlogs? Okay. Ang vlog po ay isang trabaho sa YouTube na regular, okay? Wala kang amo, si YouTube lang ang kalaban mo, okay? Kailangan mo lang magiging responsible at hindi ka makaka-copyright para hindi ka makick out ni YouTube. Kaya kapag gagawa ka ng video, sisiguraduhin mo na hindi ka copyright at nakabase siya sa channel name mo. Okay? So, ang paggawa ng content ay nasa sa iyo yun. Yun yung pagba-vlog. Yun yung tinatawag na vlog. Pag may sarili kang content at hindi ka nag-re-upload. Ang re-upload ay nagda-download ka sa ibang apps tapos i-download mo sa YouTube. Ang tawag doon ay re-upload. Kaya kung ginagawa mo man yun, ingat-ingat ka dahil ikaw lang din ang mapapahamak at ikaw lang din mahihirapan mag-claim ng copyright mo. Or kaya si Lolo na ang bahala sa'yo. Kasi may mga rules po talaga kung magbabasa kayo. Hindi kasi porket na nag-YouTube ka ay malaya ka na lahat. May tinatawag din doon na terms and condition. Kaya kailangan mo magbasa at intindihin mo. Kaya sana matuto kang magbasa sa mga rules ni Lolo para hindi ka itataon. Okay? So, kaya bakit nga ba kailangan namin ng subscriber o bakit kailangan ng subscriber ng isang YouTuber? Okay, ang subscriber ay isang requirements ni YouTube na kailangan mong makabuo ng 1,000 subscribers at 40 hours of views. 40 hours of views. Okay, na 240 minutes. Yan ang buuhin mo na requirements ni YouTube. Kaya ganun na lang namin kailangan ang suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-subscribe ninyo sa kagaya naming mga maliliit na YouTuber. Kaya kung ikaw ay kapamilya ko, friends ko, or friends kita sa Facebook ko, pag napanood mo to ang video na to, please pakisubscribe naman sa channel ko para matulungan mo ako sa libreng subscribe mo ay malaking tulong na yan sa akin ang isang cellphone, isang subscribe at isang panunood sa isang cellphone. Napakalaking halaga na po noon. Kaya please don't forget to subscribe. At isa pa, bakit mahalaga na panuorin ang video ng isang YouTuber na mga kagaya naming maliliit pa lang at hindi pa na-monetize? Kailangan talaga namin i-promote yung channel namin para
kung may magkiklik mana sa videos namin ay napakahalaga na noon para sa isang requirements ni YouTube, nasa 40 hours. Kasi nakalista po doon kung ilang minutes yung panoodin mo ay nakarecord po yun. At makakadagdag po yun sa watch time namin para doon sa 4K hours of views na requirements ni YouTube para ma-monetize ang isang vlogger, okay? Kasi kapag hindi ka pa na-monetize, wala ka pang pera. Pero pag na-monetize ka na ni YouTube at naabot mo na yung requirements niya, 1K subscribers at 40 hours, ay doon ka palang mag-a-apply ulit para sa monetize. Okay, ibig sabihin, mag-a-apply ka na naman ng iba pa para sa ads naman yun. So, ganun yung kahalaga. Kaya kailangan namin yung suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-subscribe at panonood ng mga videos namin. Okay? Ano nga ba ang ginagawa ng isang vlogger? At bakit nga ba nakakabuo ang vlogger ng video o tinatawag na content? Ang vlogger ay bumubuo sila ng mga videos para matatawag na content. Magbibideo yan muna sila. Pagkatapos nilang magbideo, kung kita na nila na kaya na nabuo yung isang content, ay i-edit na naman yon sa isang apps naman. So, i-edit nila yon doon sa apps para maklarify kung ano yung mga mali, kasi hindi naman tayo perfecto dahil wala tayong director, wala tayong writer, wala tayong editor. So, talagang sariling sikap ang pagbablog. Wala ka lahat kundi sarili mo lang. Kaya nga may tinatawag na kailangan may self-confidence. Diba? Kaya kung magbablog ka, make sure na hindi ka magsasawa sa kaka-edit at hindi mainit ang ulo mo at kailangan mong umintindi at magmasa at kailangan mong mahabang pasensya para magiging ganap ka na isang vlogger. Dahil kung iilan yung mga subscriber mo, yun din yung tao na kakasalamuha mo. Hindi mo alam kung yung mga friends mo nga hindi nga nakasupporter sa'yo, how come yung mga ibang tao, diba? Pero kung ikaw ay solid na kapamilya or ikaw ay solid na supporters, congratulations sa iyo. Sa pamamagitan ng video na to ay nalinawan ka na. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell at i-click mo na din yung like. At kung may nakukuha ka na namang kaalaman at naintindihan mo kung ano nga ba yung pinasok kong mundo, ay mag-comment ka sa baba para maisali kita sa sorpresa ko. So please don't forget to share this video at sana huwag kayong madamot sa pag-subscribe sa mga small YouTuber at magiging YouTuber.